ba ang sinasabi ng simbahan patungkol sa ano ba talaga ito na itakapulugan? Bilang isang sugo ng simbahang Katoliko. Araw para sa mga banal. May mga santo. Nakatakot ang mga kwan, ang mga suot, pag-isuot natin, kundi suot ng mga santo. Napakinggan po natin ang napakagandang hindi naniniwala sa paranormal activities. Pure spirit lang sila. So yung knowledge ko, yung mga nalalaman ko, katawan natin, hinahatid sa ulihan. Sabi ko rin sa mga guide ko before na according sa aking natututunan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaiwaga at kaunungan. Muling nagbabalik ang inyong abang lingkod na kung saan tayo po ngayon ay magdodokumentary tungkol sa nalalapit na undas. So mga kaiwaga, abangan nyo po kasi napakaganda po na magiging topic natin na kung saan isang sugo na simbahan ay atin po makakapanayam tungkol sa kung ano po ba ang tunay na kahulugan ng undas. Dahil simulat sa pool, mula pa sa ating mga ninuno, kapag nalalapit daw po ang undas, kumbaga, namutawi na sa kaisipan ng mga bata na kapag dumarating ang undas, ito ay tungkol sa mga katatakutan. So, babaguhin naman po natin ngayon yan kasi malalaman po natin kung ano ang tunay na kahulugan ng undas. Kaya itong gagawin po ni Iwaga ay kakaiba po dahil mismo isang sugo na simbahan na kung saan kinabibilangan po ng Roman Catholic at binigyan po tayo ng pagkakataon na ang inyong abang lingkod ay ating makapanayam. Abangan niyo po ito, mga kaiwaga, at may matututunan po tayo. So, di ba lagi po sinasabi sa inyo, kahiwaga, kung ano po yung ating nalalaman, hindi po natin ito ipagkakait na maibahagi sa ating sa mga manunod, sa mga viewers, na kahit pa paano mabigyan ng konting kaalaman. Okay, abangan niyo po mga kaiwaga ang ating question and answer na inyong matutunghayan sa pakikipagpanayam po natin kay Father. So, tara po. Gusto ko po sana na maibahagi ko sa inyo ang tahanan o ang tinatawag nating Padre Pio charts na kung saan ang alam batin naman po natin na si Padre Pio ay nagbibigay ng milagro sa kanyang mga deboto. So, nandito po tayo ngayon sa tahanan o tinatawag nating Padre Pio Church na kung saan dinarayo rin po ng mga deboto. So, pwede po natin inyo akong samahan para sa sandaling dumating na yung oras na makakapanayam na po natin si Father, yan po, marami po tayong matututunan. So, tara po mga kaiwaga, i-bisitahin po natin ang loob ng ating kung saan ang anak ko ay naging bahagi rin po ng choir dito sa Padre Pio Charles. Ito na po ang bungad ng ating simbahan kay Padre Pio. Ito po ang imahe ng Padre Pio na kung saan malalaman niyo po mga kaiwaga kung ano mga milagro ang ibinigay niya sa mga tao na deboto sa kanya, doon sa mga tao may sarik, may sakit o may karamdaman na alam nila na sa pamagitan ni Padre Pio isa gagaling po sila. Sabi nga po natin, walang imposible kung taos puso tayong naniniwala sa kanila.
So, ayun, ito po mga iwaga ang aming simbahang kinaaniban dito na kung saan matin kami ng mas. Marami po kayong malalaman. Marami po kayong malalaman sa gagawin namin, sa gagawin po itong content para ibigay po sa inyo sa darating na antas. Umaasa po ako na alam kong surpresa po ito para sa inyo. At kahit po ang aking team ng Alpha Omega ay wala rin po silang alam sa ginagawa ko ngayon. So, surpresa po ito. Tara po. Ito po ang altar na kung saan dyan po nagmamas ang ating si Father o ating kakapanayamin. At yan po, ito po, no? Nakakatuwa ko kasi si Father, tinatanong niya ako tungkol sa mga bagay na tungkol sa mga mahirap ipaliwanag. Ang kagandahan po dito, natutuwa po ako kasi si Father, naniniwala po sa mga bagay na yung tungkol sa kababalagan, tungkol sa mga bagay na misa kasi kami nagkausap nung patay po yung kapatid ko na siya po yung nagdasal at nag-blessing sa kapatid ko. So, nagkausap kami, maiksing oras lang, minuto, ganon. Sabi niya sa akin, pag ano, one time, usap tayo, usap kami dalawa tungkol sa mga bagay nga na tungkol sa spiritual aspect. So, abangan nyo, kasi ayaw ko pa yung gusto ko maging sorpresa kung ano yung magiging topic namin sa isa't isa. So, ito po, no? Binigyan tayo ng pagkakataon ni Father na maipakita ang tahanan na ito ng Diyos. Actually, habang nagsasalita ako mga kaiwaga, tumataas yung lumalaki ulo ko. So, from there, nakadaw ako papalapit dito. Puso kanina. Wait lang. Nayan pa. Biglang hangin. Wait lang. Nanginig ako bigla. Kasi puso ko ang init sa loob. Kahit nakaw na puso ko. Sasagang lumumig. Ano nangyari? Wait, what just happened? Puso ko. Ano nangyari? Oh my God. Di ko lang. Dito naman. Ganun mo yung... Hi, bilang angle. Ito to. Hey, Kailan. Hello.
Dito naman po saan pinatitira po natin ang kantina at nag-aalay po tayo ng dasal sa ating mga dilaro sa ating mga mahal sa buhay, maging sa ating mga kahilingan at yun po, ito po yung lugar na po sa pwede magtirik ang mga devoted na nagsisimba po dito kay Padre Pio at sa po kami sa mga nagtitirik po din ang kandila dito. Ayan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaiwaga at karunungan. So, muling nagbabalik ang inyong apandingkot na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon ni Father June na kung saan kakapanayamin tungkol po dito sa nalalapit na pagdiriwang po natin ng undas. Alam naman po natin na kada taon ay ating pong kumbaga inaalala ang mga mahal natin sa buhay. So, nandito po tayo, pinakikilala po sa inyo, walang iba kundi si Father June, na ngayon po ay ating pong tatanungin natin tungkol sa mga kung ano po ba ang tunay na kahulugan ng undas. So, Father June, pinakikilala po sa inyo ang aking mga viewers, ang mga supporters po natin na hiwaga at karunungan. Ikinagagalak po kayo, Father June, na ma-interview at malaking karangalan po ito para kay hiwaga. Magandang gabi po sa inyong lahat, kayo po na viewer at saka brother. Welcome sa St. Padre Pio Petrecina Paris sa Palguyo, Surubyo, Pangasinan. At sana kung ano man ang mapag-uusapan natin ay may apply sa buhay natin, lalo na sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang sinasabi ng simbahan patungkol sa nangyayari taon-taon na sinabi ko nga po tuwing pinagdiriwang natin ang November 1 at November 2. Ano bang mayroon sa November 1? Ano bang mayroon sa November 2? Kasi po, Father, sa mga, kumbaga sa nung ako, nung kabataan ko, ang namulat ang mga kabataan na kapag dumarating ang undas is about kababalagan o katatakutan. Pero hindi man lang sumagi sa isipan din ng mga kabataan, ano pa talaga tunay na kahulugan ng undas? Kasi di ba po, pinagdiriwang natin na nakikita natin ng mga kabataan o mga bata, meron dyan na pag narinig at nalalapit na ang undas, ayan na naman, may mga sa mga bata nga po, tag na mga mumo, gano'n, ganyan. So, ito po, Father, may nakalaan po akong mga katanungan sa inyo. At kagandahan po bilang isang sugo ng simbahan, eh, kayo po mismo sa mga followers po natin na nihiwaga, ay inyo pong may explain itong mga katanungan na nais ko pong mabigyan kasagutan din na magmumula po sa inyo. Yeah. Okay, Father. Asensya na po kaya. Okay. Number one po, Father. Bilang isang sugo ng simbahang Katoliko, ano po ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang natin ng undas? Kasi sa ating mga Pilipino, kapag dumating ang November 1, November 2, akala natin pesta ng patay. Kaya nga November 1, supposed to be, hindi naman eh. Ang November 1 kasi kung titingnan natin sa kalendaryo, All Saints Day. Okay. So ibig sabihin, araw para sa mga banal. Okay, mga santo. Okay, and then ang November 2, yun yung All Souls Day. So yun yung pagkakaiba niya kasi may misinterpretation kasi dito sa Pilipinas na akala natin ang All Souls Day is November 1, November 2, which is not. Maybe dahil siguro sa gobyerno din kasi ang holiday lang is November 1. Kaya we grab the opportunity na pumunta sa mga simenteryo para ipagdasal daw ang ating mga yumao. Pero kung titignan mo na may nangyari sa simenteryo, hindi naman eh. Ang nangyayari nga eh, reunion ng mga magka-classmate, reunion ng mga kwan, ng mga pamilya. Magpapamilya. Hindi naman na yung totoong kahalagaan sana. Pero yun yung binabalik ng simbahan ngayon na November 1, kaya nga may mga simbahan dito rin sa atin. Ang ginagawa natin is may mga walk of saints na tinatawag.
So nagdadamit ng mga santo, mga banal, ang mga bata o kaya kahit matatanda para ipaalala na hindi naman dapat na yung mga nakakatakot na mga kwan, na mga suot ang isuot natin, kundi suot ng mga santo. Yun naman talaga eh. And then sa November 2, ipagdasal ang mga yumao, hindi magdamit ng mga kababalaghan, katatakutan. So yun ang dapat na intindihin nating mabuti. So November 1 is All Saints, para sa mga banal, para sa mga santo. Ilalahin din natin at sana sila yung maging inspirasyon natin sa buhay. Nagkagaya nila, nagpakabanal sila, kagaya ni Saint Padre Pio, na patron natin dito sa Bangoy Busurubyo. Sinabuhay niya ang pagiging isang santo at yan sana ang tularan natin. Ang pinapaalala ng November 1, sila sana yung mga idol natin. Sila sana yung mga tinitingala natin. Sila sana ang inspirasyon natin sa November 1, na sana maging ganun din tayo balang araw. So mga kaiwaga, ngayon po, napakinggan po natin ang napakagandang tunay na kahulugan ng undas. At alam ko pong makadadagdag po ito sa ating kaalaman na hopefully sa mga darating na henerasyon, maanon natin, yung bang pumasok na sa isipan natin, yung ano ba talaga yung kagaya ng sinabi ni Father na yung tunay na kahulugan. Kasi All Saints Day at All Souls Day, kung ano yung ipinaliwanag ni Father, yun sana ang tumalima o pumasok sa isipan natin. Okay, maraming salamat po Father. Isang napakagandang kasagutan po ang may naibahagi nyo sa ating mga viewers. So, meron pa rin po akong pangalawang tanong, Father. Okay. Bilang pare, batid naman po natin ng iba ay hindi naniniwala sa paranormal activities na hindi maipaliwanag ng material na aspeto. Naniniwala po ba kayo sa mga kaluluwang nagpaparamdam sa tao? Okay. So, sabi ng CCC, Catechism of the Catholic Church, at even kung pupunta tayo sa Biblia, sinasabi doon na lahat ng mga buhay ay may tinatawag tayong soul. Kasi sa simbahan, di ba, pag nagmimisa po tayo, sasabi ni Father, the Lord be with you, ang sagot natin, and with your spirit. Anong pagkakaiba ng spirit at soul? Okay. Yun ang dapat na malaman natin. Okay. Alam nyo, lahat ng buhay ay may soul. Yung mga plants, animals, lahat ng may buhay ay may soul. Pero ano yung spirit? Yung spirit naman ang galing sa Diyos na nagbibigay sa atin ng rationality. Yung rational, yung pag-iisip natin. So, ibig sabihin, ang spirit ay yan ang nagkaling sa Panginoon. Na yun yung pagkakaiba natin sa mga ibang mga living organism or living things. Kaya nga, ang mga anghel ay pure spirit lang sila. So, ginawa ng Panginoon para maging spirito na naniniwala ang simbahan na sa mundong ito, may kasama tayong mga spirito. Kung ipitok about soul, lahat ng buhay may soul. Okay? Yun yung pagkakaiba. Pero yung ginawa ng Diyos, may mga espiritu din. Yun yung mga anghel na ginawa ng Diyos. Sila yung isang grupo ng mga espiritu na tinatawag good spirits. Pero naniniwala din simbahan na may mga bad spirits. So yun naman yung mga sinasabi nating fallen angels. Yung tinatawag sila. Sila ang sugo ni Lucifer, yung prince of demons na tinatawag. Naniniwala ang simbahan na sila din ay kasama natin sa mundong ito, na patuloy na nakikipag-ginagawa ang lahat para ang tao ay kunin sa kanilang kung nasan sila. Kaya yun ang dapat na malaman natin. Patuloy ang, na nanunukso. Oo, kasi ang tao is made up of body, soul, and spirit. Okay, so yun. Kaya yun ang ginagawa ni Satan. Ilalatayan tayo sa katotohanan na dapat, kasi nanggaling ang Diyos ang Espiritu, dun sana bumalik. Napakaganda pong kasagutan. Ano po? Ako po talagang hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko po ngayon. Kasi sabi ko nga po, magto 2 years na ako na naglalakbay sa mundo ng kababalaghan. Sabi ko, ako natatandaan yung mga kahiwaga, meron akong segment na yung nagbibigay ako ng aral tungkol sa kung ano lang yung knowledge ko, yung mga nalalaman ko. So, sabi ko, what if
na sana dumating yung one day na meron tayong makasalamuha at ma-interview na yun, tulad po ni Father John, na binigyan naman po tayo ng pag-unlock. At ito po, no, pagpapatuloy po natin, mga kaiwaga, ilang katanungan na lang. Pasensya na po kay Father. Pero sa totoo lang po, Father, natutuwa po ako kasi yung inyo pong mga kasagutan ay alam ko na malaki ang magiging aral sa mga viewers po ni Luwaga. Kasi yun na nga po, maraming nagtatanong sa akin, ano ba talaga ang tungkol sa mga bagay na hindi natin pagkakaiba ng mga to. So, ito po ngayon, yung pangatlo. Dahil sa nalalapit na araw ng mga yuma, may karanasan o na-encounter na po ba kayo sa mga hindi nakikita kaya ng nahagip ng iyong bata, bigla ang may narinig o di kaya'y nararamdaman, lalo na po kung mahal nyo sa buhay ang nagparamdam? Okay. So, sa buhay ko, hindi ako nakakita pero nakaparamdam ako. Yun. So, nararamdaman ko kung mayroong spirito na nasa kasadaanan, nadadaanan ko, or nasa tabi ko, lalo na pag may mga kwan. Kasi recently, mayroon akong kaibigang pari na namatay. Medyo naramdaman ko kapag ako'y naglalakbay na parang kasama ko siya sa sasakyan. So nararamdaman ko pero hindi po ako nakakakita. Pero naniniwala nga po ako sa mata ng simbahan at sa aking pananaw din, may mga espiritu talaga nakasama tayo. Kumbaga, Father, para sa akin po, nakikita ko po sa pagkataan niya na open po yung tinatawag natin na sixth sense, yung lakas ng pakiramdam sa mga bagay na hindi kayang i-explain ng, kumbaga, sa mga taong hindi malawak ang pangunawa sa spiritual na aspeto. Kumbaga, mahirap po, parang tulad, kagaya ko din po, Father, may mga nakikita ko, may mga nararamdaman ako, may mga naririnig ako. Pero kapag ikikwento natin sa mga taong hindi malawak ang pangunawa, pwede nila akong ako sana, siguro ito si Waga na sisaraan ng pay. Di ba po? Mahirap po misan yung gano'n. Na, kumbaga, ang ginagawa ko na lang po, Father, kung ano man yung nakikita ko, sinasarili ko na lang. And then, through my mind, kinakausap ko po yung nakikita. Ganun po. Anyway. Ay, dagdagan ko lang. Actually, sa simbahan, mayroong special ministering exorcist na tinatawag po, na pari. So, mayroong, pero diocese yan, dito sa diocese namin, mayroon din pong exorcist na pare. Yun. So, special ministry yan sa mga nasasapian. Although kami mga pare, mayroong kaming, binigyan kami ng authority to drive away demons through our ordination. Pero may special ministry na isang pare na nakatalaga o naka-assign sa special mission na ito. Lalo na sa paggabi sa mga masasamang espiritu. Meron sa diocese natin. Lahat ng diocese meron yan. So yung mga paring yan, sila yung nabigyan ng gift na para bigyan ng bigyan ng katuparan ang pangarap ng Panginoon na ang mga nasasabihan ay matutungan. So meron yan sa diocese natin. Pero sabi ko nga kanina, lahat naman ng mga pari kaya yan. Pero may special ministry lang na binigyan. So yun po. So may exorcism po dito sa every diocese ng Pilipinas. So over the world actually, hindi lang dito sa Pilipinas. Anyway, ito po yung pang-apat. Banal ang simbahang Katoliko ayon sa paniniwala. Ngunit may mga pagkakataon na nagiging makababalaghan ito, na lalo na sa mga milagro ng kagalingan. Ano po ang reaksyon o saloobin nyo patungkol po dito? Okay. So sa pag... Aragaya po kay Padre Pio. Yeah. Well, ang simbahan ay tinatawag natin na banal at sakang kapasalanan. Okay. Saints and sinners, sabi nga. Yan ang simbahan natin. Bakit saints? Kasi nga, Jesus na founder ng simbahan natin, kasi siya ay banal, Diyos. At may mga santo din tayo na nakita ng simbahan na karapat-dapat na tawagin santo. Kagaya nga ni Padre Pio. Pero nga lang, sinners, tayo naman yun. Kasali na kami mga pare. Di naman kaming perfectong tao. Nagkakasala ang lahat. So, ang simbahan natin ay made up of saints and sinners.
Pero sa pamamagitan nito, sabi ko nga kanina, every November 1, pinapaalalahanan tayo na sana ang aim natin ay magpakabanal. Maging banal, maging santo. Yan sana yung aim nating lahat. Na pagsumikapan natin na baguhin ang ugali natin, pagsumikapan natin na baguhin ang mga hindi magandang mga ginagawa natin sa buhay, para balang araw ay makarating din tayo sa paroroonan at mabilang tayo sa dinatawag nating mga santo. Declared and undeclared, kasi ang declared saints kagaya ni Padre Pio, pero may mga undeclared saints din. Sino yon? Yung nanay natin, tatay natin, mga kamag-anak natin na alam natin sinaboy ang pananampalataya. Pero nga lang hindi sila declared, pero kilala natin na nabuhay bilang isang totoong alagad ng Diyos. So yan ang paalala sa ating lahat. So ang simbahan natin, hindi naman sinasabi na banal kami. Sino bang nagsabi na banal ang mga pare? Of course not. Masama din, may mga ugali din kami hindi maganda. May mga pare din na nagsasalita ng masama. May mga pare din na nakakagawa ng mali. Kasi nga, mga tao din kami na nagkakasala. Kaya sa pamamagitan nito, minsan ginagamit ng demonyo. Ginagamit ng demonyo ito para tayo'y akayin sa ano ang hindi dapat. Kaya nga, dapat lang na maging aware tayo na ang buhay po natin ay maraming pagkakataon ng pagbabago. May binibigyan tayo ng Diyos. Kaya yung mga nagpaparamdam sa atin ng mga espiritu, let us always be reminded. Sabi ko nga kanina, may good and evil spirit. Ano, huwag tayo agad-agad na maniniwala na ito'y good spirit. Isa lang naman ang sinasabi ng simbahan eh. Kung good spirit yan, dadalhin ka sa pagdadasal. Pag bad spirit yan, dadalhin ka sa masama. Kaya dapat tingnan mabuti yon. Okay. So, ito po yung panglima, Father. Sabi ng iba, mas marami ang nagpaparamdam sa sementeryo. Ngunit may paniniwala rin na mas marami ang nagpaparamdam sa simbahan dahil ito ang kanilang naging huling hantungan. Ano po ang inyong masasabi dito? Right. Ang simbahan po ay bahay ng Diyos. Yan sinasabi, the church is the house of God, sabi sa English. Pero don't you know that the church also entrance and exit? Entrance and departure area? Entrance because of baptism. Dahil dito tayo nabibinyagan, kaya entrance, di ba? Kaya nga, ang isang tao na nabinyagan, sinasabi natin na born again Christian. Kasi pinanganak na tayo ng mga nanay natin nun eh. Pero nauulit dahil sa binyag. Kaya nga, entrance, pagbabalik natin, pagtubuhay, pagsasabuhay natin. Pero ito rin yung departure area, yung simbahan natin, exit. Bakit? Kasi dito nga tayo, pinagdadasal pag tayo namatay, pinapasok tayo sa simbahan, diba? Kaya yung pa sinasabi nila, ang mga kaluluwa daw, aramihan nasa simbahan, po naman yun. Kasi dito sila umihingi ng dasal at saka dito nila hinihintay yung pagpasok nila sa langit. Kaya nga exit departure area din ang simbahan. Na parang kung titignan natin, mayroong kwan, nagbubukas ang simbahan at doon aakyat ang mga kaluluwa patungo sa langit. Kaya naniniwala ang simbahan na ang simbahan ko ay ito ay entrance at exit. So entrance and departure area. So yan ang simbahan. Kaya kung sinasabi nila maraming multo sa simbahan, totoo yun. Ano, totoo yun. Kahit bago pa yung simbahan, kagaya ng simbahan ng Padre Pio. 4 na taon pa lang po ang simbahan namin, pero marami na pong nagpaparamdam. Ang iba ng ating obispo ay sinasabi nga niya, marami kayong makasama dito. Ah. Totoo naman, kahit saan. Ano nga lang, sabi ko, itong mga ito, na kaluluwa nagpaparamdam sa atin, humihingi po ng dasal. At every time nagmimisa kami, nagmimisa ang pare, mayroong party doon na pinagdadasal natin lahat ng mga yumao. Yung Eucharistic prayer na tinatawag. Lahat ng yumao pinagdadasal natin. But of course, human as we are, kami mga pare, tao pa rin, nagkakasala, pero we rely on God's grace. Na sana sa tamang panahon, sila'y akayin na patungo sa langit. Kaya po, yun din po yung sinasabi ko, Father, na sabi ko nga, ang katawan natin, inaatid sa huling hantungan. Pero sabi ko nga, alam nyo, sa sementeryo, sabi na natin, mas higit na ang mga yumao ay wala silang ibang pupuntahan kundi ang tahanan ng Diyos. Dahil nandyan ang pintuan para makapasok sila, humingi sila ng panalangin
na mabigyan sila ng liwanag patungo sa pintuan ng kalangitan. Yan po yung sinasabi ko rin sa mga live ko before na according sa aking natututunan. Yan. Anyway, pang-anim po, Father. Naniniwala po ba kayong, Father, na may mga tao sa mundo natin na pinagkalooban ng Diyos ang mga katastasan ng kakayahan o katangian na tanging yung tao na yun lamang ang nakakaalam? Gaya nga po ng sinasabi sa Payag 2:17, mula sa lumang tipan, ang sinong mang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana, bibigyan ko rin siya ng puting bato na may bagong pangalan na nakasulat dito, na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap lamang nito. Sabi ko pa kanina, may special ministry ang simbahan for exorcist. So even may mga pari na talagang may gift na ganyan. At naniniwala din ang simbahan na may mga lay na kagaya mo. May kilala din ako sa Ordaneta noon, and even sa mga parokya kung saan ako na-assign, na kagaya mo na nami-meet ko, na kinakausap ko sila. So maraming mga talaga tao na binigyan ng gift na ganyan. Makakita ng mga hindi nakikita ng mga ordinary tao. Pero ang pagpapaalala lang po, sabi ko nga kanina, ang simbahan hindi agad-agad naniniwala na ito ay good. Yeah. At dapat i-qualify natin, tignan natin kung ito ba ay good or bad spirit. Kasi minsan, lalo na sa inyong mga lay, hindi nyo alam, di ba? Basta nagpapakita, nagpaparamdam o nagbibigay ng pahiwatig, pero hindi mo alam kung yun ba ay good or bad spirit, di ba? Basta nakikita nyo sila nakangiti or nakapan, kung ano man ang saot niya, etc., etc. Pero kasi kami mga pare, ginagamit namin kung anong sinasabi ng simbahan. Kaya yun ang pagkakaiba siguro. Kaya yun ang pagkakaiba. Sa mga pare kasi, hindi agad-agad naniniwala. Kaya nga, ang palagi namin pinapaalala, dasal. Ano man yung nagpaparamdam sa atin, sino man yung nagpaparamdam sa atin, dasal. Sabi ko nga po kanina, nung narinig na po natin, balikan ko lang, kung yan ay good spirit na parang mga anghel, na kinakatawan ng mga anghel, good spirit, ibig sabihin, dadalhin ka sa mabuti. Dadalhin ka para yumuko, lumuhod, at magdasal. Pero kung yan ay bad spirit, dadalhin ka yan na nakatayo. Nakatayo, na maging proud sa sarili mo, at dadalhin ka sa masama. So, ibig sabihin, naniniwala ang simbahan na may mga taong gifted talaga na nakakakita, nakakaramdam ng mga bagay-bagay na kinakikita ng mga ordinaryong tao. Congratulations, at nangyari sa iyo yan. Kaya nga, nung na-meet kita nung sa kapatid mo na namatay, sinabi mo, hindi lang ikaw kasi ang kilala ko ganyan, marami na eh. Marami na akong na-encounter na kagaya mo. Na lahat sila naging kaibigan ko, pero pag lumilipat na ako ng parokya, minsan dumadalo pa rin naman sila. Nagkikwento sila kung ano yung nakikita. Actually, nakakakita ka ba ng aura? Rather ng isang tao. Yan ang malimit na tinatanong ko kasi. Pag nagmimisa ka, Father, ang lakas ng aura mo. Talagang very bright ang aura mo, Father. Tapos tanong ko, paano pag hindi ako nagmimisa? Tama, di ba? Ano ba yung malaong aura? Black pa yung aura mo. So, pinapatawa ko po kayo, pero totoo po yan, na may mga tao po talaga na gifted. Hindi lang po mga pare, even lay people. Take note ang mga apostoles sa hindi naman sila pare. May mga ordinaryong taong ito. Pero sila nagsimula ng simbahan sa bilang nila, nagkaroon ng mga obispo. Yung mga sumunod sa kanila, ang naging obispo, yung 72 disciples, sila yung mga unang obispo. Sunod-sunod na hanggang sa panahon natin ngayon. Pero yung mga apostoles ni Jesus, hindi sila mga pare. Mga ordinaryong tao. But they were given all the gift that they need, kailangan nila. Lalo na yung to drive away evil spirits. Kaya nga, sana sa pamamagitan mo, brother, ay makatulong ka sa amin, sa simbahan, na ipaalala sa mga tao na dapat, kaya nga ulitin ko, kung good spirit yan, dadalhin ka na lumuho at lumuhod at magdasal. Pero kung evil spirit yan, dadalhin ka na nakatayo
mataas ang tingin sa sarili at dadaling ka sa isang pagkakas. And I think yung nagpaparamdam siguro sa'yo, eh, dinadala ka sa mabuti kasi dinadala ka sa simbahan. Ala, tuloy-tuloy. Actually po, paano, talagang nga po nung nakwento ko sa inyo before, nung mag-meet tayo sa kapat, nung patayong kapatid ko, marami na rin po akong mga pare at obispo na nakasalamuha. Pero sabi nga nila sa akin, alam mo, napupuputangi ka na meron ka, kumbaga, yung kaalaman mo, sabi niya, kasi may ibang kaalaman, na may mga, tulad nga po na sinasabi niyo, Father, may mga ibang tao na may knowledge sa sarili o may kakayahan. Pero, hindi natin sila nakikita pumapasok sa tahanan ng Diyos. Di ba po? Actually, gumagawa sila ng sariling grupo. Yes. Tinatawag nating kulto. Yun. So, tapos, ang iba naman, Father, kumbaga, sa akin nung kasi ganito, namulat po talaga ako. Being a Roman Catholic. Mula sa lolo, mga ninuno namin, hanggang ngayon. Na kumbaga, kahit saan man po ako mapunta, lagi pong napapalapit ako sa mga pare, hindi man sa pare, sa obispo, ganyan po. Then, one time po, nabanggitin ko sa kanya ng trabaho ko bilang isa sa mga private driver ni Father Cross. Yan. So, tapos ito na naman, napalapit din po tayo kay Father John na napagbigyan po tayo ng pagkakataon at siya po yung naging daan ko para at least makapagbigay din po sa inyo mga kahiwaga na kumbaga, sabi ko nga, walang perfectong tao hanggat tayo ay nananatiling nakatapak sa lupa, walang perfecto. Tulad ng binabanggit nga kanina ni Father at least narinig ko mismo kay Father na bilang tao na nandito pa sa lupa, kahit anong gawin natin na sabihin na natin na hindi maiwasan nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Pero ang laging sinasabi ng nasa taas sa akin, anak, alam mo ba, iminulat ko ang tao sa pananaw na ang Diyos ay malawak ang pagmamahal at pagunawa sa mga taong taus-puso na tinatanggap ang kanilang pagkakamali at pinagsisisihan ang nagawa nilang pagkakamali. Ganun, sa isang iglap, tulad nga ng ginagawa ho natin, di ba pag nagkakaroon po Father ng gusto mong magkumbisan, pupunta ka sa isang pare at ang pare magbibigay siya ng payo sa iyo at magbibigay din siya ng panalangin na dapat mong dasalin na ito yung magiging susi para makamit mo yung kapatawaran ng ating Panginoon Diyos. Tama po, Father. So, yun po, no, mga kahiwaga. Father, meron po ba kayong mixing mensahe para sa ating mga followers ni Hiwaga at Karunungan? So, nandito po tayo sa harap ng simbahan po ng St. Padre Pio Petrachina po, Parish. Ito po ang door namin. Kaya nga po, ito pong door na ito, napakahalaga po sa ng mensahe sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga po kanina na ang simbahan po ay entrance at saka exit or departure. Kaya yung simbahan, yung buntuan ng simbahan ay pagpapahiwatig na sa atin na parang pintuan ng langit. Sana itong pintuan na ito ay magbukas ng maluwang kapag tayo ay naka-ready na o nakakuan na, ready na na pumasok sa langit. Ang pintuan ng simbahan pagpapaalala sa atin na magbubukas ito sa mga tao na karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Ang Diyos lang magsasabi. Kaming mga pare, wala kaming kakayan na magsabi niya kung sino bang pupunta sa langit. Basta ginagawa namin, tinuturo ko anong mga sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ng Biblia, katuruan ng simbahan, at bahala na po tayo kung paano natin isabuhay yon. Pero ang importante sana, pag dumating ang panahon na yon, yung pintuan ng langit ay magbukas para sa atin ng maluwag. At doon makikita natin ang totoong mukha ng Diyos na nakangiti na bawat isa sa atin at sasabihin niya, welcome. November 1, November 2, pagpapaalala ulit po ng Araw ng Mga Banal, November 1, All Saints Day. All Souls Day naman sa November 2, pagdadasal po sa mga yumao. Hindi po sana reunion lang.
hindi lang po sana pag-reunion ng mga classmate, reunion ng mga kabag-anak, kundi reunion din po sa mga tumao, sa mga kita nila, sa kanila, hindi pananahalin, kundi pagdasal sila sa pamamagitan ng pagdadasal, lalo na yung pagdadasal ng simbahan ng misa. Kasi sa ating mga Katoliko, ang misa ang pinakamataas na klase ng dasal. At yun sana ang gawin natin, pagdasal para sa mga yumao, na sana pagdating ng panahon ay makarating na sila sa paroroonan na kung saan tayo pong nabubuhay ay makarating din balang araw doon sa kung taan tayo magkikita-kita sana sa langit. Yeah. So, napakaganda po, no? Muli po mga kahiwaga, siyempre alam po natin na si Father, actually, no, may kahapon, kahit na no, kahapon sana, pagka ano kami ng interview, pero dahil nga birthday po ni Bishop, tama po, no? Okay. So, ngayon po namin ito ginawa at kumbaga, ito yung araw na print 3 si Father June na maka-interview po natin. Late na. Late na. Okay lang po, Father. Anyway, so, yun lamang po mga kahiwaga at abangan nyo pa po yung mga ibang exploration ko ngayon. Pagdodokumentary ko tungkol sa Undas. So, kung nga po pala, no, Father, meron po pala akong konting kwento. May nakausap ako kanina na at accidentally, sabi niyo na sinabi ko sa kanya na uy, subscribe naman ako, sabi sa kanya. Kuya, naka-subscribe na po ako sa'yo. Kuya, gusto nga po kita makausap niya kasi napanood ko yung mga ano. Meron akong gustong yung sa bahay ng uncle ko, sabi niya. May nagpaparamdam doon. Baka pwede mong tulungan. Pwede mong tulungan yung bahay ng tito ko. Kasi, may doppelganger. Sabi ko na sige, ganito na lang gawin natin. Pagkatapos siguro nitong election, sabi ko sa dead election po tayo ngayon. Sabi ko, pagkatapos siguro nito, kung may hapon ko sa gagawin ko, yung gagawin kong premier, sabi ko, ng Halloween special ko, sige, pilitin natin, sabi ko niya. So, hopefully, Father, gusto ko po sana, kahit kung bukas po makakadaan po ako dito bukas, hingi po sana po na holy water. Okay. Sabi mo lang sa mga sekretary. Okay po. Bibigyan pa. Opo, yan. So, kasi yun po yung ginagamit ko, Father. Kagaya po nung nakaraan na nag-explore kami sa Diplomat Hotel sa Baguio. Nung pumunta kami sa bayan, sa simbahan doon, tumapit ako doon sa isang assistant yata ni Father yun. Sabi ko, pwede ko po makatingin ako ng holy water. Kasi ang gusto ko talaga, Father, yung ginagamit ko is nagmula mismo simbahan. Pwede. Yan. So, dito na po mga kahiwaga. Papasalamat po tayong muli kay Father at marami pa kami pagsasamahan ni Father tungkol sa kababalaghan. Anyway, maraming salamat po, Father. Thank you. So, anyway, hanggang dito na lamang po at dito po nagtatapos ang ating interview kay Father June ng Padre Pio Charles. Yan. So sa lahat po, inianyan ko po, bisitahin po natin. Alam ko po nga, one time po, Father, pumunta din po kami nung umuwi kami ng Quezon Province. Dumaan po kami sa Santo Tomas, yung Padre Pio Charles of Bawa. Tapos, yun po, kung may chance din po kayo na inaanyayahan ko po kayo na bisitahin po ninyo rin ang Pusurugyo kung saan matatagpuan ang Padre Pio Church. Yeah. Okay? So, yun lang po at isang mapagpalang gabi po. Salamat po, Padre. Thank you po.
Sa muling pagbangon ng buwan, naglalabasan ang mga di nakikita ng ikatlong matang di nakasara. Panibagong gabi ng laging nakamasid ng palihim, naghahari na ang dilim, linawin natin ang mga lihim. Mundo'y nababalutan ng kahiwagaan, di man laging ramdam, ngunit sila'y laging nandiyan. Yan nandirito na siya para ilahad ang karunungan. Katotohan ay malalaman sa di masagot na katanungan. Formula anting-anting o ritual man, gagabayan kagamit ang kanyang kaalaman. Liwanag ng kandila ang maagapay sa kaluluwa, tumulong ang misyon ko sa lupa para sa kapayapaan ng puso nila. Saan man dalhin ng mga paa, patumay ng ama ay lagi kong daladala. Di pababayaan saan man magpunta, kaya tanda ko magpatuloy sa misyon na walang pangamba. Huwag karunungan, mga kaibigan, siya po'y nandirin. Hi, I'm Mia Hoven. Please support and subscribe kay Sir Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hello everyone! Ako po si Mai at inaanyayahan ko po kayong manood, mag-like, mag-subscribe at sabay-share na din po natin ang ating munting channel na Hiwaga at Karunungan. Click the notification bell so para updated po kayo sa lahat ng upload. Hi! Thank you! Hi! Hello everyone! Please subscribe Hiwaga at Karunungan! Thank you! Hi! Please support Hiwaga at Karunungan! I'm Linlin from Alaminos, Laguna, Santa Rosa. Please support Hiwaga at Karunungan! Thank you! Hiwaga at Karunungan! Pakisubscribe po nyo ang channel nila at pakisubscribe po nyo at supportahan po nyo kami ng channel. Please support Hiwaga at Karunungan! 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 Hiwaga at Karunungan! Iyayahan ko po kayo na supportahan ng Hiwaga at Karunungan. Supportahan po natin ang channel na Hiwaga at Karunungan. Support po sa YouTube channel po ng Hiwaga at Karunungan. Supportahan niyo po yung YouTube nila, Hiwaga at Karunungan. Please support ang Hiwaga at Karunungan. Please support 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 Hiwaga at Karunungan.